shall ye not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? By sabay po. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kami po'y matuto. Magabayan niyo po, Lord, kami. Especially, ma-apply namin sa mga buhay. Ang focus ng aming pag-aaral ngayon ay pag-focus sa inyong, po, Lord. Sa inyong ginagawa, sa inyong kalooban, sa inyong mga salita. So, we pray na ang bawat isa ay mag-focus, Panginoon. Tulungan niyo po kami, mga bata, na focus din po, Lord. Kayo pong kikilo sa lahat niyo pong gawa ng kaaway. Tawarin ng bawat isa, Panginoon, sa aming pagkukulang at gabayan. Dakila kayo ngayong umaga, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Masaya po dito ay looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand throne of God. Okay, sabi rin dito, for consider him that endured such contradiction of sinners of himself against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Okay, wala kaya ng tulong. Kailangan ng tulong dito. Kaya nyo? Tulong. Huwag na ikaw. Yan, si Ate Jamie, nakabago yan. Oh. Okay. Para sila ay maano natin. Oh. Ang title po nito is Strong Mind. Strong mind sa Tagalog. Sino may malaking muscle dito? Si Renz daw. Renz ka ba? Hindi. Renz. Strong mind ang ating subtitle, be not or do not be wearied and faint in your minds. Okay, ang kabaliktaran ng faint, strong. Kabaliktaran ng strong, faint or weary or weak. Diba? Sino malakas dito? Malakas ang putok. Malakas mga asa. Sino? Yan, lalakas yung mga asa minsan eh. Lorraine. Lorraine. Behave lang, behave. Ayos kayo na upo. Makikinig lang kayo, okay? Malakas ba utak nyo? Yun ang problema. So, natura nung kasi nga, gusto mo mag-ano ng picture dito, gusto mo mag-demonstrate eh. Pag malakas, kaya mong gawin yung dapat mong gawin, di ba? So, nakakita ba kayong mahinang tao? Ano yun, magbubuhat lang ng ano may buhatin? Sarili nyo lang minsan, magbubuhatin nyo sa church, di ba? Ang hirap. Lalo na pag magbubuhat kayo ng gamit. Pero pag malakas ka, kaya mo yun. Di ba? Pero pag-usapan natin, hindi palakasan ng katawan ngayon, palakasan ng utak. Okay? So, pag malakas ang utak mo, yung iba, katulad niya, nakikinig. Yung iba, bumibitaw na, ilang minuto lang bumibitaw na, kasi, basta, lalim naman masyado. Diba? Hirap na, hindi kaya. So, lalo pag may makatabing makulit, basta, nag-usita ako dito, tapos, kaya nyo yan. Amen? Amen? Lalo pag malakas ang utak nyo. Kaya ang kabalik talaga yan, sinabi din sa verse 3, huwag daw kayong mahina. Huwag kayong weak. Amen? Kasi pag weak kayo, wala kayong masyadong magagawa. Lagi kayo yung inaakay, naalalayan. Gusto nyo ba yon? Gusto ba kayo lagi kayong para ano, makinig ka naman, makinig ka naman, makinig ka naman, makinig ka naman, makinig ka naman. Napagod na yung kanasabi lang eh. Okay, mga bata, yan, alalayan nyo lang, ha? Alas wag makulit. Pero, ayun yung gusto kayo inaalalayan, di ba? Ha, pag naglalakad tayo, gusto nyo, oh, kamusta? Gusto mo, sasakyan lang tayo. Magkotse tayo. Anong problema doon pag malayo? Pag sa bike, ganun din. Mahina ka,
ihintayin ka, di ba? Gusto mo ikaw yung ganon? Sa pagkain, ganun din. Kakain na lang. Yung iba sa atin, bagal kumain. Kasi mahina. Mahina ang appetite. Yun naman tawag dyan pag kumakain. Ang hina mo naman. Kami, nakadalawang plato na. Ikaw. Diba? So, pero pag-usapan natin ngayon, dapat malakas din yung utak natin. Kasi ito, actually, more, ang pinaka gusto ko talaga dito para sa mga bata, yung focus. Mag-focus. Ano yung sabihin ng focus sa Tagalog? Tumutok. Tutukan nyo, di ba? Pag nagmo-module kayo, minsan di man, kaya nyo naman yung kaso, pag hindi nyo tinutukan, ano mangyayari? Hindi matatapos. Hindi naman magsusulat na mag-isa yun eh. Yung pwedeng hulaan yun. Kailangan mong tutukan mo yan. Isipin mo, basa ka, aralin mo. Di ba? Ganun din dito. Yan, sabi ko siya, umupo ng maayos. Yung mga nakatutok, kitang-kita ko kayo lahat dito eh. Yung iba, hindi tumitingin dito. Wala yun. Ibig sabihin, iba utak nun, nasa ibang dimension. Alam niyo yung dimension? Nasa ibang mundo yun. Nandito ba kayo ngayon sa Earth? Yan. So yung nagawin natin. Pero ngayon, obviously, spiritual to. So, pag matibay ang utak nyo, makakapaglingkod kayo ng husto sa Diyos. Pag hindi, minsan, ikaw yung pasaway. Ikaw yung pabigat. Okay, kaya nagbubuha tayo ng anong madalas natin yung si Daddy kasi dati nag-ano ng rep yan eh. Eh dati, tumutulong-tulong ako. Importante yung, kunwari, apat kayo nagbubuhat. Tapos yung isa, hindi masyado nagbubuhat. Ano mangyayari? Yung sa tatlo. Mahihirapan yung tatlo tapos nag-iingat ako baka tayo nagbubuhat dito sa side na to sa kabila bumagsak hindi ganun din kaya importante makiisa tayo yun yun so sa paglilingkod okay pag malakas pag strong malakas yung mind ano yung sabihin ng mind yung isip nyo so minsan kailangan yung utak nyo sumusunod sa katawan nyo actually baliktad nga yung yung nagpapagalaw sa katawan nyo, sino? Bukod sa utak nyo, yung spirito nyo. Kasi kahit matalino ka pa, di ba, pag nag-soul winning tayo, matalino yung ma-encounter nating tao. Kaso iba naman yung focus ng utak. Yung talino nila, ginamit lang sa pag-acquire ng pera at wala nang iba. Basta may pera na ako, wala akong pakialam sa ibang bagay. Ayoko ng pag-isipan yan, especially spiritual. Ganyan ang ginawa ni Satanas sa atin eh. Kaya yung iba dito, hindi na nag-iisip pag nasa church. Iba nga, nag-preach na, hindi pa nag-iisip eh. Even worse, di ba? So, lumalabas sa bibig nila, hindi pinag-isipan, eh lalo pa yung nakikinig. Di ba? Kaya iba, napansin ko ganun eh. Nagsasalita yan, especially pag tungkol sa Bible, sa salita ng Diyos, supposedly, napaka-intelyente natin, at seryoso, at sagrado to eh. Hindi ito yung something na magsisinungaling ka. Tama ba? Magsinungaling ka na sa lahat. Huwag lang dito. Pero minsan kahit mga preacher, ganun. Hindi nag-iisip, bibitawan mo yung salita mo, tapos, sigurado ka ba doon? Tapos pag galit pa, pag tinanong mo, eh, kailangan nakatuto ka dyan eh. Tama? So, yun ang maling-mali sa iba. Sana kayo, hindi kayo masanay ng ganun. Pag lumaki kayo dito sa church na to, hindi kayo magiging ganun. Okay, so strong mind. Sinabi mind yung iniisip nyo. Pag sinabing weary, pagod na, kanina, umupo ako ng konti doon. Kasi nga, ngayon pa ako nakatayo ah. Sarado mo na yung bibig mo. Bira, tutulog ka, nakataas. Mais kasi ng upo. Ang hina ng mind mo. Sino pa? Eh si Jackie tuloy. Ay, ito paano si Jacin nakatutok. Itong mga bata pa yan, okay? Malalaki na kayo. Umuto kayo ha, strong, be strong. Ay, kabaliktaran ng strong yung faint nga at saka weary. Yung pagod na pagod. Okay, soul winning tayo. Ayaw mo na, hindi ka nga makapunta siguro ng church.
Kasi pagod ka, hindi ka makapag-isip. Yung sinabing faint, ano yung faint? Nahimatay na. Sobrang pagod. Ako dati, mahimatay na ako kasi low blood ako eh. Pero nilalabanan ko yun. Pag may kailangan akong gawin, na importante, gagawin ko yun. Diba? Kayo ngayon, kailangan nyo lang makinig eh. Tumutok ha. So, ayaw natin ng ganun. Alam nyo yung weary, yung... Tignan nyo si Ronel. Puyat, saan? Sino pa? Ayaw, wala na. Nais yung sarili nyo. So, yun ang pag-aaral natin ha, yung huwag tayong ganun. Athletics, alam nyo yung athletics? Sino mahilig dito sa athletics? Ngayon, kinulong tayo, hindi tayo makapaglaro, no? So, kung meron lang tayong pera na bumili tayo ng sarili natin, ano eh. So, sa professional, sa athletics, kahit saang professionalism, pwede sa sports, sa ibang bagay, lahat yan nakatutok sa ginagawa nila, amen? Hindi pwede hindi. Actually, yun nga, isa sa mga definition ng professional eh. Ibig sabihin, magaling ka talaga sa ginagawa mo at least. Okay, kung magaling kang magsulat, magaling ka dyan. Mag, ano pa, lamo. Yung pangit sa panahon natin yun, lagi sila illustration kahit mga pastor eh. Pero dapat sa atin yung magaling tayo sa maayos na bagay. Okay, yan. Kailangan na kailangan natin yung sa music. Nagkasakit lang isa, hindi na pwede. Diba? Maganda, marami kayong magaling sa music. At magaling, katulad kanina, anong ginagawa natin, nangangapa tayo. So, pag magaling ka sa music, ikaw yung magli-lead dyan. Alam mo agad yan. Diba? Ang hirap yan sa music, piano. Pero paano ka gumagaling bilang professional? Pinapractice ang pinapractice. So, sa case nyo, makinig lang, mag-aaral. So, ganun yan. So, bilisan lang natin to. Ano yung, paano tayo malalaman na may strong mind yung tao? Anong meron sila? Anong ginagawa nila at yung hindi nila ginagawa? Ano yung kaya nilang gawin na hindi kaya ng iba? Yan ang pag-aaral natin ngayong umaga. Okay? So, gusto niyo ba magkaroon strong mind? Okay lang sa inyo na mahina? Sandy, gusto mo malakas, mahina? Malakas, syempre, di ba? Ikaw, Regine? Ha? Malakas. Justin? Gusto mo maging malakas, mahina? Ha? Ang hina ng boses mo. Ha? Malakas po. Si Lady, gusto mo maging malakas o mahina? Walang gusto maging mahina, amen? Kaya nga tayo, kumakain tayo, pag tayo naugutom na, galit ka na niyan, gusto mo nang kumain, kasi hinang-hina ka na. Ayun natin ang mahina, gusto natin malakas. Ngayon, yung utang natin, paano papalakasin yan? Katulad ng muscle, ay ko na nabanggit, di ba? I-practice, i-practice, gamitin, gamitin ang gamitin. Pag ginagamit mo yan, ba't ang lakas nito? Kasi lagi kong ginagamit eh. Yung utang mo, pag di mo ginagamit, pupurol yan. Diba? So ngayon, para kayo hindi magdaldal, manginig kayo. Pag nakikinig kayo, iniintindi nyo kung ano yung narinig nyo. Tatalim yung utak nyo. Amen? Unahan muna si Pastor. Ano, saan kaya mapunta to? Ganon. Kasi ayaw natin maging mabagal. Pag mahina ka, malamang sa hindi, hanggat magano, mahina ka na. Pagtanda mo, mahina ka pa. So magpalakas ka na ngayon palang bata ka. Amen? So isa sa mga papalakasin natin, utak natin. So ano yung mga meron sa... Actually, tatlong points lang to eh. Para lang ma-encourage tayo mag-focus, para special sa mga bata. Okay? So, number one, ano sabi dito? Wherefore, seeing we also are compassed about with some great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So, isa sa mga illustration natin ngayong umaga, yung pagtakbo. O sinong mahilig tumakbo dito? Eh, di ba? Pag dyan na yung barangay, takbo. Kahapon, ganun yung nakita namin sa Antipolo eh. Ang pangit ng ano yun. Eh, dati nung kabataan namin,
Lahat kami active. Basketball, agawang base. Diba? Saan na ba ako? Yan. So, yung pagkanta, yung pagtakbo. So, yung iba sa atin, alam niyo yung racing, karera, pagtakbo. Napanood niyo ba yan? Alam niyo ba na yung unahan ng takbo? Anong ginagawa nila? Nagpapabagalan ba sila? Mahina ba sila? Nakakatakbo ka ba na mabilis pag mahina ka? Hindi. So, isa sa mga ginagawa nila is, sabi, nagbumibili ka ng bike, di ba? Yung sa bike, ganun din yan. Gusto mo yung pinakamagagaan. So, yung mga tumatakbo, inaaral pa lang kung paano tumakbo yan. Eh, sabi nila, tamang pagtakbo, ganyan daw. Hindi daw ganyan. May diferensya daw yun, ewan ko. Sabi nila, mas lahat ng pampabiga, syempre, mga bilbil, lahat yan, inished nila. Inaalis nila yan. Lahat ng mga kabigat, ganun din sa biking, ganun sa kahit ano. Kasi pag mabigat ka, mabilis ka ba? Pag nag-training sila, nagpapabigat sila para lumakas sila. Pero pag actual takbuhan na, lahat ng mabigat, haalisin nila para makabilis sila ng takbo. Okay, natindihan nyo yun? Kasi sabi dito, no? Sabi dito, kung gusto mong makatakbo ng maayos, ang takbong pinag-uusapan dito, spiritual. Ha? Tayo dito para makapaglingkod tayo sa Diyos, para tayo tumatakbo. Hindi tayo lakad lang. Kasi nga, nagmamadali tayo, ang daming pupunta sa impyerno, ang daming tamad-tamad dyan, ang daming false teacher. Anong gagawin mo bilang Kristiyano? Natamad-tamad ka pa? Hindi, dapat parang nananakbo ka nyan. Diba? Sabi nga sa inyo dati, once a month lang tayo mag-soul winning sa labas eh. Ngayon, wala na. Every week na. Mamaya ulit. Kung may pagkakataon, every kahit ano, weekdays. Ba't tayo nagmamadali? Kasi ang daming pupunta sa impyerno. Amen? Ang daming naloloko. Ang daming false doctrine, pumapasok yun. Ang daming pinapanganak. Tuturuan mo lahat yan. Paano mo tuturuan lahat yan kung hindi ka marunong? Tama? So yan sa good news class nyo. Yung iba dyan, matutulong na. Kasi hindi kaya ng teacher lang mag-isa dito, katulad ko ngayon. Kung walang mag-asisita dito sa mga to, o paano na lang? Kahit mag-todo-todo ko dito, wala nang focus yung iba. Naintindihan nyo ba? So, para tayong sa paglilingkod natin sa Diyos, para tayong tumatakbo, lahat ng effort, ibibigay mo. Ngayon, paano kung may mga pabigat na tinatawag? Okay, sinong pabigat dito? Ano example ng pabigat? Sa soul winning, sinong pabigat sa soul winning? Ha? Yung mga, nag-soul winning tayo, sa ingay nyo. Sa halip na, makatulong ka, makaka. Yung sinasabi natin, pabigat. Okay, sa church, sino yung pabigat? Medyo masakit to ha, pero usapan natin. Sino yung pabigat? Okay, bata pa naman kayo eh, yung iba. Pero yung mga hindi tumutulong, pabigat yun. Natindihan nyo ba yun? Ay, nagbubuhat tayo, hindi ka nagbubuhat. Eh, umalis ka na dyan, bakit ka pa dyan, di ba? So, ganun din soul winning. Hindi ka nagpe-pray man lang. Hindi ka nga nag-share na. At least, aralin mo yung ginagawa nila. Para next year, at least, ilang months from now, or at least isang taon, ikaw naman yung mag-share. Hindi yung laging ano na lang, sila-sila na lang. Diba? Nagiging pabigat ka lang. Yung sasakyan, punong-puno. Pero yung mag-share doon, ilan lang. Diba? Again, hindi natin minamadali yan. Pero aralin nyo. Kasi napakahirap. Pansinin nyo, at least, andun kayo si Pastor, diba? Pag nag-share doon, si Brother James. Talagang todo yan eh. After isa, dalawang tao, tatlo, pagod na yan. Ang hirap no. Tapos magpapaliwanag ka na. Papakiramdam mo yung environment mo. Anong klaseng tao to? Ano yung naituro dito? Para kang tumatakbo. Ang hirap. Men, so gagawin natin ngayon, simpleng illustration kanina, bukod sa magpapalakas ka para makatakbo ka ng mabilis, ano yung number one na dapat gawin mo? Sabi dito, alisin mo yung pabigat. Okay? Actually, ang first ano natin, point natin is, strong minds are not strong.
Okay, strong minds are not strong. Parang baliktad yung pastor na. Ang gusto ko lang sabihin, huwag kang mayabang. Una, nagpalakas ka na, lakas ko na. Kumpara sa iba, malakas na ako. Pero, huwag ka naman nagdala ng mga pabigat. Kasi kahit malakas ka na, nagpadala ka ng, ano yung mga pabigat sa ating buhay? Sinabi dito, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. May mga kasalanan palang nagpapabigat. Amen? Yung nagpapabigat sa inyo, for example ngayon, gusto nyo makinig, nasa church na kayo eh, di ba? O salamat. Kaso pag may kakulitan dyan, di ba? Sa halip na makapakinig ka, hindi ka makakapakinig, hindi ka matututo, dyan na nga eh. Binibigay na instruction. Parang pagkain. Yung mga anak ko minsan, naasar din ako kasi, kainan na, may dala pang laruan. Ano ba yun? Pagkain lang, kain na. Diba? Para mabusog. At nakapakinig na maayos. Ngayon, isa na lang, mapalabasin na kita. Tingnan na kita kanina pa eh. Okay, parang hindi na madistock yung iba. Ano yung mga pabigat sa atin? Katulad yan. So tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, yung iba, pabigat. Iba, hindi nakikinig. Iba, mag-iingay pa. Pabigat yun. Mas all winning, ganun din. Diba? As in, literally, nagpabigat ka doon sa nasakyan. Diba? Tapos wala kang gagawin. Hindi ka malalag-pray, hindi ka malalag-observe. Hindi ka malalag-hugas ng pinggan. Diba? Alam nyo, lahat ng bagay, pinapansin ko sa inyo, isa-isa ko lang, tinitingnan ko, ayun, naiintindihan ko iba, bago pa eh. Pero huwag kayong, lahat ng ginagawa natin sa church, may kinalaman niya sa gawain ng Diyos. Amen? So, ganun din dito. Pag makulit kayo, pabigat kayo. Okay? Pasaway, tawag doon. Ano pa? So, ganun din daw yung mga kasalanan na yan, alisin mo na. Diba ngayon yung mga tao kasi hindi mo pwedeng alisin yan, tinuturuan yan, amen? So unti-unti yan, yung kakulitan, mawawala yan, yung late-late, yung puyat na yan, na walang kakwenta-kwenta, sana mawala na yan. Ano pa? Yung mga excuse para hindi makapag-church, kasalanan din yan. Yung mga nagbibinata, nagdadalaga dito, ano yung mga madalas yung kasalanan nyo? Hindi yung masama yung magkagusto, diba? Pero pag puya na lang, nakikita yung mga post nyo, walang kwenta-kwenta minsan. Diba? Eh, yung uso, pasto, sa aming mga ano eh. Mga millennial din. Zay na to mga to eh. So, puro ganun, puro kalokohan. Ang problema kayo sa inyo, kitang-kita yan. Pag nakita kung ano-anong pinopost nyo dyan, hindi na mabubura yan. I-build up ni Satan yan sa inyo. Hoy, di ba, pinopost mo dati ganyan? Mas lalo kayong mahihirapan. Okay? Saka yung mga TikTok na yan, sinasabi ko lalo sa inyo, mga kalandian yan, huwag niyong gayahin ha, mga babae. Hindi yan nakakatuwa. Ginagawa nilang parang laro lang yan sa kanila yon. Okay? Katulad nyo, may nabalitaan ako sa inyo, nang babato daw. Hindi laro yan, amen? Yan pagiging mahinga, hindi yan laro. Yung church, hindi laro. Kaya huwag kayong naglalaro dito. Tsatsagayin namin kayo, pero huwag nyong, at least huwag nyong isipin na parang laro to. Amen? Yung preaching, yung panalangin, hindi yung laro. So, alisin nyo yan para makatakbo kayo ng mabilis sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Ganun yun. Kung ano yung nakakasama sa inyo, lagi sinasabi, huwag kang magpuyat. Makinig ka, magdamit ka ng maayos. Paulit-ulit. Diba? Yan pa lang. Nakaka-apekto na sa inyo sa paghahanda nyo, hindi ka naganda. Nahihirapan ka, amen? Unlike pag naghahanda kayo. So, yung lahat, ano yung kasalanan niya? Pag sinungaling. Pag sinungaling ka kanina, tapos paano? Kaya pag nag-soul winning kami, may mga sinungaling dyan. Inaalalayan lang namin. Yung kahapon, ganun, wala daw siyang kasalanan eh. Totoo ba yan? Ah, hindi pala, hindi pala. Ang hirap mag-soul winning. Pag ganun din kayo, pag may kasinungalingan sa inyo, nakikinig kayo dyan, oo kayo ng oo, may kilala kami, ganun. Pag nag-preach yung pastor, amen! Pero hindi pala siya naniniwala.
So, ang nangyari, dahil sa pagkukunwari niya, ilang taon, yung pala, either hindi niya naintindihan o talagang may against siya, or gusto niya palabas lang, bandang huli, kaya pinatapon siya sa church kasi yung paniniwala niya pala iba. Imagine niyo yun. So, huwag kayong ganun. Makinig kayo, tumuto kayo para makakasabay kayo. So, ganyan yan ha. Yung mga kasalanan yung pwedeng alisin na, dapat alisin. Lagi pinapaulit-ulit naman yan. Yung pagiging mahilig yung usan, diba? Sa laro, sinungaling, ano pa. Yan na, yung mga nagbibinata dito, nadalaga. Hindi nyo kailangan magmadali. Amen? Darating kayo doon. Kayo, kaya, yung Facebook nakakasira yan pag hindi nyo inayos yung ano nyo eh. Eh, paano yung lahat ng friends ko? Puro ganun eh. Di alisin mo yung friends mo na yon. Mag-friends ka ng maayos. Diba? At kung talagang ayaw mo, di huwag ka ng Facebook, hindi mo kaya yan. Mag-aral ka na lang. Para maging strong pa yung mind mo. Amen? Amen. Alisin mo yung mga kasalanan. Ano ba? Ang dami yan eh. Yung iba sa mga adult, yung mga bisyo. Diba? Iwanan mo. Pag iniwanan mo yan, mas makakatakbo ka na mabilis. Amen? Ganon, sa paglilingkod, yung mga choir natin, iwanan mo yung mga dating music mo. Iwanan mo na yun. Kailangan mo ba yun? Iwanan mo na yun. Para hindi mo dinadala dito yung kakarnalan sa church. Dinadala mo yung music mo dito, yung games mo. Pag alis nila pastor, mag-soul winning, yung matitira dito, anong ginagawa? Baka puro kayong kalokohan. Hindi nakakasira kayo, di ba? And number one, strong minds are not strong. Ibig sabihin, hindi ka malakas. So, anong gagawin mo? Eh, alis mo na yung mga makakabigat sa'yo. Yung gusto ko sabihin dito eh. Huwag kang magmayabang. Nag-church ka na, nag-pray ka na, tapos gagawa ka ng kasalanan. Ano mangyayari? Mahata ka bababa. Yan ang sinasabi ko. Amen? So, yan, kung matalino ka, magpalakas ka, tapos yung mga makakasira sa'yo, makakabigat, iwanan mo na. Number one, strong minds are not strong. Alisin mo yun sa sarili mo. Amen? So, number two, strong minds are developed with patience. Okay? Huwag mo isipin, ay, ito kasi pinangalang to, malakas na eh. Nakita mo ba yung katawan ni Michael? Oh, malakas yan eh. Eh, yung ito si, ano, sino ang payat dito? Si Neil. Naku, mahina to. Pinanganak na eh. Pero pwede ka magpalakas, di ba? Paano ka magpapalakas? Physically muna. Neil. Physical. Paano ka lalakas? Exercise. Exercise? Ano ba? Kain ng malakas. Kahit ayaw mo yung hinain sa'yo, eh, yun ang hinain sa'yo ng nanay mo. Nako, gulay na naman. Huwag ka na mamili. Lamunin mo na yon. Kaya nilagay dyan. Mamaya, mawala pa yan eh. Gusto mo? Kumain ng marami, mag-exercise, matulog ng maga. Ano pa? Yun, lagi ka mag-exercise. Hindi lang exercise, parang pangit nga exercise. Dapat tumulong ka. Gumawa ka ng magagawa mo. Diba? Gusto, wala akong magawa. Punta ka dito. Ano tayong gagawin dito? Maglinis ka dito. Diba? Bunutin natin to. Wala pa nga tayong bunot eh. Hindi naman nakakahiya sa inyo. Diba? Electric na lang. So, ganun din sa mga athletics. Hindi yan basta-basta bumibilis. Kala nyo ba? Hindi yan pinanganak. Malakas agad. Mabilis agad. Ang ginagawa nila, may schedule yan. Workout. Takbo. Dati, tumatakbo kami doon sa ano. May nakikita kami mga ganyan. Bata pa. Exercise. Parang mong ewan. Pero makita mo yung mga katawan. Gaganda. Babae, lalaki. Talagang nakita mo. Walang mataba doon. Wala nang payat doon. Lahat yun. Fit na fit. Yung mga, tawag dito, yung mga hita nun. Talagang pag, nagano nila oh. Lalaki. As tumatakbo doon. Kanina pa tumatakbo yung mga, hindi pa nakapagod yun. Kasi may schedule sila eh. Regular schedule. At meron silang pasensya.
Yung sabihin ko kayo, nakikinig lang kayo, wala kayong pasensya kay pastor, kala nyo, wala na kayong makukuha kay pastor. Tama ba yun? Mas matalino ako kay pastor, di naman yan suma cum laude eh. Ganun ba yun? So maging patient, amen? Especially spiritually, lagi yan. Makikinig kayo, lagi na naman, church na naman, 3 times a week. Gusto winning pa, kailangan mo ng pasensya. Tapos magsusisita pa ako ng bata. Kailangan mo, pasensya. Diba? Mag-aaral na naman ako. Magtatrabaho pa ako. Lahat na. Ano ba? Pagalitan pa ako. Dating pa problema, hindi na saan. So, kailangan mo ng pasensya. Kaya yan ang ano natin, na strong minds are developed with patience. I-develop mo yan, aral, aral. Hindi mo kailangan itodo lahat ng isang oras, di ba? Isang araw, hindi. Iyano mo lang, yung mga module nyo, pagtapos na, labo, pahinga, aral ulit, kinabukasan, tutok ulit, makinig ulit, di ba? Basa ulit, aral ulit, attend ulit, sama ulit, fellowship ulit, ganun yun. Ganun tumatakbo ang buhay natin. Tapos, pag pasensyoso ka, doon na de-develop, lalakas na pala yung utak mo, hindi mo alam. Kung para sa mga hindi nag-training, sa atin, spiritual, yung hindi umaten, ano pa, yung mga hindi nagtapat, salita ng Diyos, hindi nila inaral to, akala lang nila strong sila, kasi sa ibang bagay sila strong. Pero pag pinabayaan nila to, yung utak nila, misa, ang hina na, dami ko na-meet na ganun. Online, sabi nga sa inyo, nagmalaki pa, 27 years na akong ganyan, ganyan, ganyan. And explain mo to, hindi ma-explain. Ano nangyari? Ha? Kahit ilang years pa yan, 30 years, 50 years ka pa, nagtuturo, kung turo-turo mo lang, para ka lang, ano, kapogi ka lang, wala lang yun. Amen, naintindihan nyo ba? Ganun din kayo, naupo kayo dyan, nakikinig ba kayo? Uy, nag-church ako kanina, alam nyo ba? Galing talaga ni Rain, ganun pala si Rain. Nasa church lagi, hindi naman nakinig. Nabaliwala yun. Si Flame. Baliwala yung punta mo dito, hindi ka nakinig. Para ka lang palamuti. Gusto yung palamuti? So, kailangan maging patient kayo. Huwag kayong mawala ng patient. Marami sa church hindi na nagpapatuloy kasi ayoko na, nakailang taon na ako dyan, hindi ako natututo. Tiyaga lang, tiyaga. Doon lumalakas yan. Paulit-ulit, paulit-ulit. Lalakas ka, amen? Katulad ng muscle, ganun yung utak nyo. So, tapusin natin to. Last. Kasi ang dami pa eh. Yung mga basic lang yung ano, sinama ko dito. Pero, makapansin nyo dito, ano pa talagang magpapalakas sa inyo? Ibig sabihin, yung iba, malala ko si daddy, mayroong nagre-review si daddy. Eh, nausong gamot nun eh. Pag ininom mo to, makakapag-focus ka. Ano, laging dapat, araw-araw kang ano nun, iinom nun. Sa trabaho, lagi mo naman kailangan ng focus, di ba? So, katulad nun, nauna, alisin mo lahat na makakasagabal sa'yo. I-develop mo na i-develop yung utak mo. Paglilingkod mo sa Diyos. So, pang last na lang, ito na yung pinakamatindi kasi nga, pag hindi ka nakafocus sa tamang focus, talo ka pa rin. Amen? Iba, gustong mag-yumaman, kaya nag-focus kunwari sa isang bagay lang, sa sports, kunwari. Eh kung paano kung gumagaling ka, nanalo ka, tapos saka ka nagkasakit, paano yun? Hindi guguho ang mundo mo nun. Kung sa isang bagay ka lang nakafocus. Kaya saan dapat tayo mag-focus? Eh sabi niya sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So again, ang bida sa Hebrews, pinag-aaral pag Thursday si Jesus. Okay? So paano ka magiging malakas talaga? At kahit hindi ka malakas physically, kung ano, pinangalan ka, basta hindi talaga average person lang ako, hindi ako yung summa cum laude, valedictorian, hindi ako ganyan, pastor eh. Yung utak ko parang ano lang,
Tama lang. Sakto lang. So, una, gawin mo yung unang binanggit natin. Alisin mo yung mga ka, ano sa'yo. Mag-focus ka. Yung iba dyan na matalino. Nabulad ni Solomon, di ba? Nakita ni Solomon. Bandang huli, bagsak din siya eh. Ang talino mo nga, kasalanan mo, dami. Bandang huli, siya yung naging cause ng pagka-divide ng kingdom. Loko-loko to si Solomon, di ba? Oh, matalino ka. So what? Hindi siya nakafocus. Hindi siya nakafocus sa tamang bagay. Bandang huli, yung talino niya parang nabaliwala. Di ba? Ganun din naman, yung hindi ka matyaga, matalino. Itong batang to. Kaya ako, iniwasan ko sa mga anak ko, yung talino talaga nito. Pag lumaki utang niya, ibig sabihin, ah, talino pala ako, sige, laro-laro lang ako. Wala rin. Dami kong classmate na ganun. Ang galing talaga kung sa magaling, kaso, nalagay sa hindi tamang focus ang buhay nila, laglag din, wala rin ang pangit ng buhay, no? So kaya ang sabi ko dito, pag nakatingin ka kay Jesus, sino ba si Jesus? Sabi niya, siya yung author and finisher. Pag sinabing author, siya yung nagsulat, siya yung nag-isip, at siya rin yung tatapos. Okay, hindi siya yung gagawa ng para sa iyo, ha? Tinapos niya lang yung pananampalataya tayo sabihin, kumpleto na yung kailangan natin sundin. Okay, pang salvation, hanggang sa meaning, okay, sa morality. Siya nag-umpisa nun, siya nagtapos nun. Susundin mo lang, arali mo na lang, susundan mo na lang. Okay? May sinabi pa dito, for the joy that was set before him. Okay, alam niyo ang ginawa ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Palaro-laro lang ba siya? Diyos na siya eh, bakit di na lang siya maglaro-laro? Eh, wala na yan, hindi ko na yan sisuryosohin. Diyos na ako, hindi ganun ginawa ni Jesus. Ang ginawa niya, tinaga niya lahat. Kailangan niya tayong ligtas. Sabi dito, he endured the cross. Hinayaan niyang pahirapan siya. Despising the shame, hinihiya siya. Iba sa inyo, baka sabi, sinil, pa church. Ayoko na mag-church kasi inaasar ako eh. Baka isang ganun lang, tigil na kayo. Di ba? Huwag ganun, si Jesus nga, lahat hinihiyaan na siya. Di ba? Pinalo siya. Gusto mong paluin kayo, wala kang kasalanan. Talagang dugo-dugo siya eh. So, nakakahiya yun, physically. Pero, okay lang yan. Sabi ng Panginoon, kasi kailangan gawin ko to para maligtas yung sanlibutan. Amen? Tumingin tayo kay Jesus, mag-focus tayo kay Jesus. Kasi pag nakafocus ka sa kay Jesus, ibig sabihin nun, follow his lead. Okay? Ano bang ginawa ni Jesus? Nagpakahirap siya. Hindi yung pahirap na walang kwenta. Diyan tayo papasok kanina sa pag nag-gym, di ba? Ang laki nga ng muscle mo, wala ka naman na-accomplish. Eh, mas maganda pa yung nag-bit-bit ng, alala ko na naman si Len eh, di ba? Lakas nun eh. At least, nakatulong siya sa magulang niya. May pakinabang doon sa lakas niya, di ba? Hindi sa gym. Wala lang, okay. Tapos, di-display yung muscle mo. Wala ka naman pakinabang, di ba? Mas maganda may pakinabang nga. Magsugas ng plato, lahat yan, at least. Diba? Ano pa? Kung mahilig ka magpaganda, anong pakinabang ng mga maganda at pogi? Wala. Hindi, meron din. At least, maging asawa ka ng maayos na tao. Diba? Soul winning, ganun yan. Diba? Gamitin mo yung gandang lalaki, gandang babae mo para makahikayat sa magandang bagay, ha? Hindi sa kalokohan. May na-soul win ako doon kanina, Catholic daw sila, pero kahapon, pero nangihikayat daw sila ng member. Ganun yung sabi niya. Hindi tayo ganun, ha? Gusto natin mahikayat sila sa maligtas sila. Tapos, pwede rin maging member, pero hindi yun ang ultimate goal natin. Amen? Pero ginagamit mo lang yung yan, yung pakit mo, at cute ka naman talaga kung ginamit ka ng Diyos, ang anak ka ng Diyos, di ba? Gamitin mo doon, hindi yung walang kwenta-kwenta, post ka ng post sa Facebook dyan, tapos ano, paramihan ng like. Ano silbi nun? Alam ang mga papansin nun? Alam yung papansin? Pero ibang tao, in the background lang, di ba? Kahapon, di natin kasama yung mga nanay natin, di ba? Pero, gabi pa, sila yung nag-prepare nun. Kaya ang sarap ng kainan natin. Pero wala sila sa picture. Uy, soul winning. Wala sila sa picture, pero may reward sila sa Diyos. Amen?
Ganun yon dapat. Kaya, sa Diyos ka tumingin, consider mo yung ginawa ng Diyos, sabi dito sa 3, for consider Him that endured such contradiction of sinners. Tingnan natin anong ginawa ni Jesus, nagpakit lang ba siya, naglaro lang ba siya? Hindi. Siya yung dumala, siya yung bumata, sabi nga nila, yung pahirap na ginawa sa kanya, si Jesus ang gumawa nun. Siya yung sundan natin, hindi yung mga pasaway. Amen? Yung mga pakyut ngayon, maraming preacher ngayon, pakyut. Ang bibis na maganda yan, tapos, tingiti dyan, tapos, bibida, tapos, panay sarili naman, pinayaman nila. Pero si Jesus, anong ginawa ni Jesus? Siya yung pinahirapan. Amen? So, kung magkakaroon ka ng strong mind, doon ka mag-focus kay Jesus. Basta hindi ako masyadong matalino, mag-focus ka lang! Focus! Focus ka lang, tingnan mo lagi siya, alalahanin mo lagi siya, yung ginawa niya, paano niya ginawa yun? Doon ka mag-focus, tatalino ka, yan sabi ko sa inyo. Yung mga magaling na preacher, ito ang inaral, hindi yung ano-anong theology. Itong inaral, yung Bible, yung iba na puro libro, libro. Yun ang inaral, nangyari, mali-mali rin pala. Puro forma. Ganun yun eh. Kaya consider natin ang Panginoon, sabi dito sa aking, sabi sa 5, and you have forgotten, ang kinakausap niya dito, mga Kristiyano na, and you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as children. Nabasa natin kanina dito, pinapalo, di ba yung anak? Bakit yung ibang anak napapabuti? Kasi pag pinalo siya, iniisip, bakit nga ba ako pinalo? Ha, masama yung ginawa ko. Hindi ko na gagawin ulit yun, di ba? E paano pag nakalimutan mo yun? E uulitin sa'yo yun. Gusto mo? Hanggang malaki ka na, paulit-ulit, paulit-ulit, para kang, yun ikaw yung laging pukpukin. Okay, kailangan, no? Gumising ka na maga, gumising ka na maga, gumising ka na maga, huwag ka uminom, huwag ka uminom, huwag ka uminom. Kailangan hinatawin ka na eh. Hinataw ka, ayaw pa rin. Ganun mangyayari sa inyo pag hindi yung utak nyo ang hina. Supposedly, nililid kayo ng utak nyo ang malakas. Hindi ka nag-focus sa Panginoon, hindi mo inisip, parang saan ba siya? Usap ko kapong, ganun eh, parang niloloko ko eh. Sabi ko, di ba ala ka sa buhay? Yung isa tumanggap, yung tsaka yung isa, yung siya, hindi. Ang kulit eh. Sa iba sa inyo, baka hindi maligtas. Ewan ko lang, ha? Kaya tulungan nyo, yung mga kapatid-kapatid nyo maliliit. Huwag nyong hayaan na puro kalokohan sila. At dapat ganun ka rin. Kasi kung puro kalokohan ka, yung kapatid mo, makikita ka. Ay, okay lang pala yun. Yung patayo-tayo, okay lang pala yung patayo-tayo. Makikita ka ng maliit mong kay... Diba? Okay lang pala yun, patayo-tayo, hindi nakikinig. Eh kasi ng tatay ko, ganun, ba't mo, huwag mo nang gayahin tatay mo? Kung loko-loko yung tatay mo, huwag mo nang gayahin, di ba? Gano'n kahirap intindihin yun. May tatay ka naman sa langit, amen? So yun na. So mag-focus. Yung kalimot. May kilala ba kayong malilimutin? Ay, nakalimutan ko eh. Ay, nakalimutan ko Sunday pala ngayon, nakalimutan ko. Ay, dapat pala maaga, mag-Sunday. Ay, dapat pala magbasa. Ay, kailangan pala mag-memo. Nakalimutan ko eh. Ay, dapat pala makinig. Eh, nakalimutan ko. Sabi lang kanina eh. Yung kalimot-kalimot, kapaligtaran niya ng focus. Kaya ka nakakalimot, di ka nakafocus. Sinabi na, nakalimutan mo na naman kasi hindi ka nakinig. Okay? So, lang. Pag strong ang mind mo, hindi ka makakalimutin. Okay? Nakikinig ka, tapos madedevelop pa yan. Bandang uli, ikaw panalo dyan. Amen? Makakapaglingkod ka sa Diyos ng maayos. At pag naglingkod ka sa Diyos, anong kapalit? Rewards. Makikita mo iba. Ito, kilala ko ito. Hindi nakikinig ito pag sa church eh. Ako, marami akong nakitang gano'n sa church. Grabe ang mga forma ng mga yun. Ha? Hindi ko makakalimutan sobrang forma sa buka ng bibig. Makakalimutan hanggang ngayon eh.
Minsan nagtataka ako, ano nangyari sa taong to? Nabalita mo lang, ginugulpi niya asawa niya, mga ganon. Hindi naman totoo yan, totoo yun. Ang pangit ng buhay. Kasi minsan, pag nag-soul winning na tayo, may mimimi tayo. Eh, dati nagaganyan din ako, pastor, ano nangyari ngayon? Wala na, nakalimutan ko na. Excuse, excuse na naman, eh, busy trabaho eh. Busy ka sa trabaho, ganyan. Ganyan buhay mo, nangyari. So, sana gano'n na, rain. Meeting lang kayo ng ibang tao, parang, ano, naawa sa inyo. Huwag kang gano'n, ha? Gumaya ka sa dapat mong gayahin. Okay? So, mga bata pa naman kayo, pero masanay kayo. Yung iba sa atin, alalayan natin yung mga natin, ha? Ay, yung ibang tao. Okay? You have strong mind? Palakasin nyo pa. Ito, basahin natin sa 1 Corinthians 9. Bago ko makalimutan. Pag sa karera, sino nanalo? Ready, go. Knowing that the English run is not a goal, but one is given the prize. So run that he may obtain. Ganon. Okay, atin ka rin ng church. Makinig ka na. Eh, lahat nakinig. Lahat pumunta sa church, hindi lahat nakinig. Diba? Sabi dito ni Paul, eh, tatakbo ka rin lang eh. O, yung takbo mo dapat, hindi yung... Kaya ganyan tayo. Pag andito ka sa church, hindi ka naikinig, parang gano'n, parang timang. Kaya tatakbo ka rin lang eh. Yung takbo mo dapat, for the win, di ba? Sabi nga nila, para manalo, so that ye may obtain. Para manalo ka, para mag-obtain. Kung di ka man manalo, at least, next, ano, yung takbo mo, mabilis. Hindi mabagal, lalong hindi sinasadyang mabagal. At talagang di naikinig. Amen? Amen. Okay, so nasabi ko na lahat ng gusto sabihin. Now, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na tulungan namin ang bawat isa amin na mag-focus kami. Nakita naman namin ang inyong focus din, Panginoon, sa inyong dapat gawin. Nagawa niyo ito, Lord. May patience, Panginoon, at nakafocus kayo sa tamang bagay lang. Isang bagay lang, I believe, ang nasa inyong utak. Kung paano kayo na-endure ang cross, sabi doon, meron kayong gusto mangyari, kami po'y maligtas. At ma-please ang inyong Ama sa Panginoon. Ganun din po kami. Nawa, Panginoon, turuan niyo po kami, Panginoon. Especially paglilid ng mga batang ito, Lord. Sa aming buhay din, Panginoon, minsan hindi sapat yung sermon, hindi sapat yung sabihan lang sila, maganda. Makita nila sa amin, yung example namin, ang aming buhay, Panginoon, ay pinagpala dahil sa pagsunod sa inyo. So we pray na kayo pong ikilos lagi for the rest of the years, Panginoon, maglilikod kami sa inyo, Panginoon. Ganda po, Lord, ang aming pagkain. Basbasan niyo rin po, Lord, na salamat sa provision. In Jesus' name we pray.